Magandang umaga mga kapambansang almusal. Ngayon ay gagawin natin ay kakaibang luto naman, no? Para marami tayong varieties na pwede nating ihain sa ating mga bisita. Okay? So ang lulutuin natin ngayon ay bangus tap laing or bangus na pinalamanan ng laing sa loob. Okay, so madali lang ang mga ingredients natin, makikita natin sa mga palengke, sa mga supermarket. Okay, so ang kailangan natin, yung boneless bangus. Oh, number one, sikreto, pag sinabi mong boneless bangus, wala talagang tinik. Okay, so pag bumili ka ng bangus na boneless, check mo din kung mayroon pang tinik, tanggalin natin. Okay, so boneless bangus, titimplahan muna natin siya ng bagoong alamang. Yan. Yun yung magpapalasa sa kanya, no? Mixture ng flavor ang sikreto natin sa mga luto. Tapos, lagyan natin ng vinegar. Yan. Tapos, pepper. Yan. Tapos, ide-dredge natin siya sa cornstarch para pag pinrito natin siya, hindi siya didikit. Yung likod lang. Yan. Okay. Tapos, gumawa na ako ng laing, ginataang laing. Tinuyo ko siya para mapalaman natin siya sa bangus. Tapos, sinet aside ko yung pinaka-katas ng laing. Yun ang gagawin nating sauce mamaya. Okay? So, lalagay lang natin yung laing. Yung in-strain natin laing, papalaman natin sa bangus. Okay? So, taro leaves, masustansya to, no? Punong-puno ng... sustansya, fiber, potassium, vitamin A, vitamin C. Yan. Papalaman lang natin na ganyan. Tapos, yan. Press natin, saka natin ipa-fry. Yan. So, para maiba naman yung luto natin na pritong bangus o yung laing, gawa tayo ng, ng kakaibang mga luto na pwede nating pagpasikat sa ating mga bisita. Yan. Kailangan mag-explore tayo. Alam mo yung pagluluto. Kailangan nating mag-explore. Yan. Hintayin natin para habang piniprito siya, lumalasa sa bangus yung linamnam ng laing, yung gata, yung bagoong. Yan. So habang piniprito natin, gagawin na natin yung sauce niya. So okay, so kinuha lang natin yung pinagkatasan ng laing natin kanina. Tapos, magigisa lang tayo ng mga sibuyas. Sibuyas, luya, yung normal na ingredients ng laing natin. So, kung gusto nyo magmanghang, lagyan nyo ng labuyo, ganun. Okay? So, check lang natin once in a while, no? Baka masunog yung balat. Yan. Okay? So, lagyan na natin yung ingredients natin. Sibuyas. So, depende kung mas gusto nyo mas maraming sibuyas, mas matamis. Lagyan natin ng bell pepper, red bell pepper. Para yung sharpness ng bell pepper, saka magkaroon ng kulay. And then, luya. Yan, to add more spices and earthy flavor, no? Mga aromatics natin. And then, lagyan na natin yung chili flakes. So, ang gagamitin natin dito, chili flakes, para yung anghang makontrol natin, hindi kagaya ng labuyo. May iba-iba kasi yung anghang ng labuyo. Merong labuyo na maanghang talaga, yung tunay, yung galing Bicol. Yan. So, hindi natin matansya pagkasariwa ang ating sili. Okay. So, lalagay natin yung ating kinatasan ng laing. Yan. Okay. Tapos, kung gusto nyo, lagyan nyo ng bagoong. Kasi ako, mahilig ako sa sa mga pag may gata, gusto ko may bagoong . Yan. So, lagyan natin siya ng bagoong. Yan. Tapos, kung gusto nyo ng mas matamis, lagyan nyo ng sugar. Tapos, i-ano lang natin, i-reduce lang natin yung sauce natin. Yan. So, mukhang okay na itong bangus natin. Yan. Pwede nating lagay dyan. Iiwain na natin siya.
para ma-plate natin. Para maiba lang yung normal na sinaserve natin, ano? Yan. So, depende kung gaano karaming laing yung gusto nating ilagay. Mabilis lang gawin. Siyempre, ang medyo matagal lang dito yung laing. Pero sa mga next episode natin, ituturo natin kung paano gumawa ng masarap at kakaibang laing, no? Na ginataan. Yan. Ganyan lang kasimple. Tapos, tap na natin yung sauce. Yan. Okay? So, nagmantika yung laing leaves niya, yung gata, nandiyan na lahat ng flavor. Yan. So, tapos na ang ating bangus stuffed laing.